Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito ang ating astrological reading for Leo, no? And it is for the month of July 2024. Alamin natin yung mga kaganapan sa'yo this July 2024, yung placement ng planeta that time, and kung ano ang maaaring maging effect sa'yo nito. Of course, check your rising sign or your sun sign kasi nandun nakafocus ang ating reading, okay? So, yeah. By the way, bago ang lahat, no? Kung gusto mong magpabook ng astrological reading para talaga sa'yo, feel free to check na lang itong ating TikTok shop, Unipri. Okay, let's start your reading, Leo. So, Leo, this month of July, magkakaroon ng new moon, or ang new moon ay mangyayari sa sign of Cancer, no? Ngayon, ito ay nasa iyong 12th house. So, ano ba yung 12th house? Actually, yung 12th house, yun ay may pinatutungkulan sa mga endings or whatever mga bagay na hindi pa nag-heal sa'yo, maaaring ito yung time na mag-heal siya, closure dito sa mga bagay na ito. And also, may kinalaman din ang 12th house sa iyong spirituality. Ayan. And kung ano yung mga bagay na nakatago. And ito ay may kinalaman din sa iyong subconscious mind. And yung new moon naman, ito ay magbibigay sa iyo ng roller coaster na emotion pagdating dito sa mga bagay na ito. Kasi ang sign of Cancer, they are really very emotional. And ito ay magbibigay ng malaking or kakaibang emosyon para sa iyo itong July 5 ano na new moon. Maaring may mga emotion na ikaw ay hindi pinansin or inavoid, hindi mo masyadong binigyan ng atensyon. Maaring maungkat 'yan or malabas ngayong new moon na ito. And ito nagbibigay ito na or nagre-remind ito sa iyo na yung emotion mo maaring makapagpabago ng buhay mo, lalo na kung yan ang nasunod sa iyo, and yung mga tao sa paligid mo. And yung heart ng Cancer is actually nagbibigay ng pundasyon para sa healing. So kung ano man yung mga emotion na hindi pa nag-heal sa iyo, maaring this time mag-heal na ito. Yan, no? Tinuturuan ka nito na kalimutan or i-heal na kung ano man yung mga hindi pa na-heal na emotion, and lahat ng may kinalaman sa iyong intuition, kailangan pakinggan mo this time, ano? And you also have to learn how to help others. And ito yung time para maging next version ng sarili mo. So kung ano man yung mga pagbabago na gagawin mo sa sarili mo, ito yung time na yon. And also, this is the right time to manifest, no? And let's move on dun sa susunod na event, which is July 6. July 6 kasi meron tayo ditong Venus na magkakaroon ng pag-square sa Chiron. Actually, yung Chiron is not a planet, but it is an asteroid. And yung Chiron kasi is nagbibigay siya ng power for transformation, rebirth, evolution, or death. Okay? So, ito ay nagbibigay din ng lesson. Okay? And the planet of Venus naman, ang pinatutungkulan niyan ay love, beauty, and yung mga bagay na na-attract
nagbibigay ng atraksyon para sa iyo. Ito rin ay may kinalaman sa relationship. Ayan, and harmony. So, dahil may pag-i-square siya, medyo nagkakaroon ng conflict pagdating sa bagay na 'yon, dahil maaaring may mga feelings na makapagpa-trigger sa iyo, especially katatapos lang ng new moon. So may mga feelings na maramdaman mo na pwedeng ikaw ay lalo na ito ay nasa 12th house. So yung sign of Venus, so maaaring nandiyan yung intuition mo, pakiramdam mo na parang itong person na kakonect mo ay parang may hindi sinasabing totoo, parang ganon. And parang walang pakialam sa'yo. Yan, magbibigay yan ng challenge sa'yo pagdating sa iyong relationship at sa pagbibigay ng halaga sa sarili mo. Nagbibigay din ito ng maraming tension. Ayan, pagdating sa relasyon. Okay? So, kasi nga, medyo ang mas mangingibabaw sa'yo that time is yung emosyon mo, no? Lalo na kung may relationship na parang feeling mo nagsisinungaling yung tao, this time medyo mas maging parang mas maging intense yung feeling na ay parang totoo yung aking hinala, ah, yung may mga ganon. And, magkakreate talaga siya ng tension para sa relasyon. Ngayon, sumunod na event is July 15. Okay, July 15. Magkakaroon ng conjunction ng Mars and Uranus. Okay? So, ito yung Mars and Uranus. Magkakaroon siya ng parang pagtatabi or paglalapit ng planetang Mars at Uranus. At ito ay mangyayari sa sign ng Taurus, which is this is happening in your 10th house. So, ano ba ang planetang Mars? Bago ko ituloy, iinom lang ako. Okay. Ang planetang Mars kasi yan ay napaka-agresibong planeta. Yan ay nagbibigay ng katapangan. Yan ay nagbibigay ng mga bagay na parang dati hindi mo maaksyonan pero maaaring ngayon maaksyonan mo, no? And itong Uranus naman ay may patungkol sa changes, no? Pinatutungkol ang planet na ito ay nakakonsentrate sa changes at mga hindi inaasahang pagbabago. Yan, changes na nga, tapos hindi pa inaasahan, mga biglaan. At ito rin ay ang planet ng rebellion. Oh. So ngayon, dahil may pagsasama at pag lalapit, ito ay magkikreate ng tension, agresibong pangyayari, mga malaking pagbabago para sa'yo. And actually, the last time or one of the time na nangyari itong conjunction ng Uranus and Mars sa Taurus, yung Taurus kasi is it's a Greek representation siya ng bull, 'di ba? Yung zodiac sign ng Taurus, kung titingnan mo, ito ay bull, no? Para ka nakakita ng toro na red yung mata, yung parang nakakita ng pulang tela. O, diba? Napaka-agresibo. Tapos, sinabayan pa na dalawang planetang ito ng Uranus and Mars. Pag pinagsama-sama mo yung tatlong yan, Taurus, Uranus, and Mars, malaking pagkakagulo. And yun nga, yung last time na, or isa sa time na nangyari ito is year 1941. Kung hindi mo alam, pwede mong isearch, pero it has something to do with the World War II. Ang epekto nito ay hindi lang buong mundo ang makaka-experience, bagkos pati ang bawat isa sa atin.
Okay, may effect siya. At ito ay nangyayari sa iyong 10th house. So ano ba yung 10th house? Yung 10th house, it is ruled by Saturn. Yan yung planet of Saturn, and itong house na ito ay may kinalaman siya sa career, status, yan, reputasyon, at pagte-take ng power regarding sa iyong pwedeng sa may kinalaman sa ano eh, pang-araw-araw mong ginagawa na din. Dahil, or may kinalaman din sa money, guys. Public image yan. And, regarding fame. So, dahil ito ay may kinalaman din sa iyong public image, career, at mga long-term goals, maaring magkaroon ng problem dito. No? Magsimula muna tayo sa Mars. Okay, yung planet of Mars. So, yung planet of Mars, pag iyan ay nasa 10th house, ito ay may kinalaman sa iyong professional na ambisyon. Okay? Maaring may mga gagawain kang effort or maisipan mong gumawa ng effort that time. Physical effort pagdating sa work. Pwede ring pagsisimula ng negosyo. Okay? And this time, pwede rin namang ikaw ay maging sabihin na nating diktador. No? Itong mga bagay na ito pwedeng magbigay ng conflict pag ginawa mo that time. And dahil mataas ang ego mo during this time na itong si Mars, no, na ay nandito, maaaring maging mataas ang ego mo pagdating doon sa mga binanggit ko kanina, pagdating sa iyong career, pagdating sa iyong purpose, etc. So medyo maaaring magkaroon ng conflict doon sa mga bagay na yan. Ngayon, pag-usapan naman natin yung planetang Uranus. Pag ito ay nasa iyong 10th house, maaaring may mga bagay kang matutunan na paraan para ma-achieve mo yung mga goals mo, professional goals. And ito ay mag-create sa'yo para gumawa ka ng mga sudden changes pagdating sa iyong professional status. Nandito yung lakas ng feeling mo na alam mo yun, kumawala sa kung ano man yung nagpapa-restrict sa'yo or nagpipigil sa'yo, and gumawa ng changes pagdating sa iyong work. Medyo maging aware ka lang sa mga changes na gagawin mo, especially sa mga actions mo, dahil pwedeng magdulot ito ng mga hindi inaasahang pangyayari. Diba? Katulad nga, diba, doon sa nabanggit ko, 1941, that is gera. So, pwede magkakaroon ng pagkakagulo pagdating sa negosyo or sa iyong trabaho, no? Pagdating sa career. Okay. And wait lang guys, kukuha lang ako ng tubig, pause ko lang yung video. Okay, so I'm back. Ngayon, pag-usapan natin yung pagsasama-sama ng dalawang planeta na yan, ano? Dahil ito ay may kinalaman sa iyong professional na pamumuhay, yung iba sa inyo pwede magkaroon ng pagpapalit ng trabaho or all of a sudden, biglang may konfrontasyon sa mga ahead or mas mataas sa'yo sa iyong workplace. Ayan. And maaaring ma-i-express mo yung mga bagay na gusto mong i-express doon sa iyong trabaho na yon.
medyo ito magki-create ito ng conflict sa iyong workplace and yun nga sa business. And ito may potential na ikaw ay bumagsak kung gagawin mo yun. So be careful sa yan, sa mga konfrontasyon, mga katrabaho mo, sa mga sa amo or sa employers mo, be careful kasi pwedeng andun yung magulat ka na lang, bakit ko nagawa yon, ganun, magulat ka na lang, so medyo lilo-lilo ka that time. And also yung event na ito, not only July 15, days before and days after, ayan, pwedeng maramdaman mo pa yan. So, bago mag-July, technically mga July na kasi nagsisimula yung emotions ng July for you. New moon pa lang, nandun na yung emotions mo eh. Medyo parang iba na yung emotion mo dun. May mga realizations, may mga parang doon na pwede magsimula yung pagtingin mo rin sa nagiging emosyon ng ibang tao para sa iyo. So medyo mas maganda pa yung buong July itulog na muna ano, kasi medyo aggressive. Anyway, moving on, punta tayo sa sumunod na event that time, which is July 15, July 15, kasabay, no? Ng Mars and Uranus conjunction is yung Sun. Siya naman ay may pag-i-square sa Chiron, sa planet, sa asteroid na Chiron. Okay. So, yung conjunction nitong dalawang ito. Wait lang. Okay. So, yung conjunction, ay, sorry, conjunction, yung pag-i-square ng dalawang ito, nagbibigay din ng confidence and strength para sa'yo. Okay? So, lalo na may mga hindi pa na-solve na issue in the past na pwedeng mag-resurface, biglang, yun na nga, biglang lumabas. And kailangan mong magsuot ng helmet that time kasi pwedeng ikaw ay ma-frustrate, mainis, ayan. And parang gusto mong makipag-away that time, no? Kasi hindi ako papaya, ganito, ganyan. Diba nagkakaroon na ng Uranus and Mars conjunction? Ito pa, no? Yun nga, yung squaring ng Sun and Chiron. Isa pa ito sa makakapagpa-trigger sa'yo. Na parang ungkatin kung ano man yung mga dating hindi pa nauungkat or maaaring pinalagpas na issue pwedeng mailabas dito. Lalo na syempre pag nagkakaroon na ng pag-aaway, diba dyan yung mababanggit mo na yung mga nakaraan, yung mga nangyari na ganito, ganyan. And yun na, lalo na yung Sun, it's shining very bright, diba? Sa talagang isa sa ilalagay mo sa isa through your words yung mga issue na yan. And this is the time na parang wala kang pakialam sa magiging emotion ng iba kasi ang gusto mo is maayos ang conflict by being the one na tama. Diba? Parang hindi ako ang tama dito, ganito, ganyan. And dahil ito, wala ka ng pakialam sa mga kinakatakutan mo. This time, pwedeng maging malakas ang loob mo pagdating sa bagay na yan. Parang, ay hindi, gusto kong banggitin to, gusto kong sabihin to, gagawin ko to, sasabihin ko to na. So, ayun na, nag-create pa ito ng tension. Sumunod na happenings is the July, on July 20. This is Mars naman na nagkakaroon ng sextile sa Neptune, planet of Neptune. So, dahil nagkakaroon ng Mars and sextile Neptune, nandito yung maaaring ma-feel mo na pagdating sa iba,
ikaw ay magbibigay ng or magsasacrifice, you know. And kung ano yung this time pwede maging mas intuitive and telepathic ka eh. So it's like pwedeng mag-sacrifice ka para sa iba. Bigyan kita ng example. For example, because this Uranus and Mars is nangyayari nga siya sa iyong career. So pwedeng halimbawa, nagkaroon ng conflict o sige, isa lang sa inyo matitira ng katrabaho mo or whatever. Pwedeng nandito yung maramdaman mo yung feeling, sige, ako na magpaparaya, ganto ganyan. And yung Mars na the planet of Mars magsasextile siya sa Neptune on July 20. Okay, nahanap ko, hindi ko pala nailagay yung planet of Neptune dito sa aking chart na ginawa. But anyway, yeah, naka-concentrate pa rin ito dun sa professional and sa iyong career. And the last placement na babanggitin ko sa iyo is full moon on July 21, 2024. Okay. Yung full moon is mangyayari naman siya sa Capricorn. Okay? So, ito, maaring may mga bagay kang bubuin. Yung Capricorn is also connected siya sa history and tradition. And it is actually on your 6th house. Okay? So, yung 6th house kasi may kinalaman siya sa health, fitness. Pwedeng work din. Or pwedeng organization. Yan, sistema. And your daily activities. Yan, nandyan yan sa 6th house. And dahil nandyan yung full moon, maaring may mga bagay kang i-consider para gawaan naman ng action and to build something, no? And the planet of Saturn, kasi na nagro-roll din yan sa Capricorn, ito ay nagbibigay ng limitasyon, okay? Commitment and boundaries. So, itong full moon na ito, pwedeng magbigay sa iyo ng opportunity para i-reconsider, okay, yung mga tao at yung mga bagay na talagang ikaw ay may commitment sa kanila. And not only sa kanila but pati sa sarili mo, no? Pwedeng magsimula ka na naman ng mga bagay na pwedeng makakatulong para sa iyo. Pero this time may mga boundaries na. Okay? May mga limitasyon na. Okay, kasabay niyan ay ang pag-square ng Mercury at Uranus. So, pag nangyari naman yung pag-square ng dalawang planeta na yon, kasi nag-move na yung, ano, no? Yung, sorry, Mars pala na sa isip ko. But anyway, itong pag-square ng Mercury at Uranus, nagbibigay naman ito ng excitement, lalo para baguhin yung iyong daily routine at interactions sa iba. Okay? Pero, pwedeng mag-cause pa rin ito ng upsets and tension. Maaring may mga ma-receive ka
na hindi inaasahan na balita. At pwedeng may mga pagbabagong ng plano, no? Yung mga dating plano mo maaaring mabago dahil dito. Yung iba sa inyo, pwedeng may kinalaman ito sa project na parang kailangan madaliin, kailangan tapusin agad-agad, no? Kaya lang ang problem is pwedeng mawala yung iyong konsentrasyon, lalo na sa mga nakaraang issues na nangyari. And maaaring ikaw ay mabilis madistract, okay? So, dahil magkakaroon ng problem with regards sa communication, or either in person or sa mga sinusulat or regarding sa internet, pwede rin itong mag-lead into misunderstandings, arguments, and maaring may mga importanteng information na makaligtaan or hindi maisulat, or kung ikaw ay may mga papeles na babasahin, no? Pwedeng ito ay magkaroon ng epekto, no? Hindi mo masyadong mabasa or may mga ma-miss ka, ma-misinterpret, misunderstand dun sa mga iyon. And this is also the time na more likely maka-offend ka ng iba. At yung iba rin ay ma-offend ka nila. Pero ang positive side dito is magkikreate siya ng para sa'yo, para mabago yung perspective mo, no? And chances are magkaroon ka ng mga new friends. Yun nga lang, hindi ko nakikita magtatagal. Pwedeng hindi siya magtagal talaga. New friends, new allies, or mga kakilala. Pero hindi siya ganun magtatagal. And para hindi ka ma-stress this time, whatever meeting or appointments, i-reschedule na lang. And bago ka magsalita or magbigay ng iyong statements, no, i-double check mo or magdalawang isip ka muna. Yung mga travel plans na yan, i-double check mo muna yan. And huwag kang basta-basta magdidesisyon that time, no? Dahil nga ba maaaring may mga hindi inaasahang pangyayari. And yeah. So anyway, thank you for watching. Hopefully na kuha mo yung guidance for you. And I wish you all the best, Leo. And hopefully mag-comment ka dyan sa baba. And i-end ko na lang ang video dito. Maraming salamat.